Hi guys, welcome back sa channel ko. Today guys is like today guys ay pag-usapan natin ngayon guys, ang topic natin ngayon is like bakit hindi nakakaipon ng isang OFW dito sa Saudi Arabia or kahit sa man lugar na OFW siya. Bakit ang tagal na nag-abroad or nandito sa abroad pero wala pa rin maipon-ipon at hindi makauwi ng Pilipinas dahil wala pa siyang ipon or investment or so, I mean, wala pa. So this time guys, is like, magbibigay ako ng apat na reason based on my experience lang, apat na reason bakit hindi makaipunin ko ng isang OFW dito sa Saudi Arabia. So anyway guys, if you're for this channel guys, so you forget to subscribe my channel and click the notification bell para like So anyway guys, ito na yun guys, sasalakay natin yung 4 main reason kung bakit hindi nakakaipon ng isang OFW dito sa Saudi Arabia. Number 1 guys is like, marami siyang utang sa Pilipinas. Like for example, bago ka pala mag-abroad, marami expenses yan. Nandiyan yung processing ng passport mo, birth certificate, ADI, mga clearance na mga papel na kailangan mo at saka tawag dito yung mga expenses ng mga transportation mo or minsan kasi yung mga nag-a-apply na sa MLA galing sa probinsya tapos punta ng Manila so mag-stay doon tapos kung wala siya kamag-anak doon syempre mag-arrange siya ng room. So, sa Pilipinas, sa Manila pa naman is like, malalaki yung rent ng mga bahay doon. So, talagang expenses yun. Expensive talaga yun. So, yun. So, dami yung magagastos doon pa sa Pilipinas. So, after yun guys, syempre, pag na-approve na lahat, yung like, sa nakapag-apply ka na, tapos nandyan yung processing fee. Tapos, after processing fee, mga medical, tapos mga pagawa ka na yung medical, tapos yung magpipitos ka pa, tapos basta maraming mga processes na kailangan gawin bago ka makapag-abroad. So, yun guys. So, syempre siguro makakapag mga kulang-kulang mga nasa 50,000 yung mga expenses mo na gastos mo sa pag-apply. So, ayun guys, halimbawa guys, yung pagka nandito ka sa Saudi, syempre, yung 50,000 yun na inutang mo, syempre kailangan mong bayaran yun. So, halimbawa kung ang sweldo mo hindi naman kalaki yan, like for example, ang sweldo mo lang is 1.5, kasi yung generally yung mga empleyado or mga nagtatrabaho dito sa Saudi, yung mga yung ano lang yung mga posisyon ng trabaho yun dito yung mga waiter, mga server, mga janitor, mga janitress, yung mga kanyang posisyon. So, mga ano lang yan, nasa 1,500 lang yan, 1,500 riyal. So, nagkakahalaga lang yan or mga umabot lang yun ng mas nasa 18,000. So, like for example guys, like for example guys, syempre dun sa 5 months na pag-stay mo dito sa Saudi, syempre ano yun, continuous yun na kailangan mong bayaran yung pinag-usapan nyo na inutangan mo sa Pilipinas na every month magpapadala ka sa kanila kasi syempre depende yun sa pag-usap nyo. Syempre usually mga ano yan eh, parang installment yan yung pagpapadala mo eh. So syempre halimbawa ko 50,000 yung utang mo, tapos binigyan niya ng 5 months. So every month, magbibigay ka lang ng like sa 10,000 pesos. So, siyempre matitira sa'yo ang kalahat ng sweldo mo. Tapos, ang mangyayari doon, siyempre yung pamilya mo kasi iniisip din nila pagdating mo dito sa Saudi. Parang malaki na yung pera mo, marami ka na kinita, marami ka na sa sweldo eh. Pero hindi nila alam na fixed lang talaga yung sweldoin mo kung ano yung
manipulate ang sa pila siya, hindi naman ako dito. So, kung mangyayari yun, papadala ka dun sa inutangan mo. Tapos, uutang ka rin dito sa kasamahan mo or sa mautang mo dito para ma-cover up yung ipapadala mo sa pamilya mo at maatustusan yung bangay namin doon. So, yun na nangyayari. Siyempre sabihin, yung babayaran mo yung utang sa Pilipinas pero nakakapag nakakautang ka rin dito. So, parang wala, hindi ka, parang hindi ka rin nakapagbayad ng utang kasi yung inayin mo doon, uutang mo rin dito. So, yun guys. So yung pangatawa guys is yung walang tigil sa papapadala ng pera. Like for example, araw buwan-buwan ipapadala ka lagi ng pera, hindi ka yung hindi ka nagtatabi para sa like na savings. Halimbawa kung sweldo mo at may parang inilan mo lang yung pambili mo pagkain tapos ako sa pinapadala mo na dapat hindi ka dapat kung pang saving ay kusang ka na mga 1.5 dapat yung 200 or 300 dapat nakatabi yun para sa yung mga for emergency kasi kung lagi kang padala ng padala ng pera tapos pag umuwi ka ng Pilipinas hindi naman countable yun ng family mo sabihin nila na marami ka pang pera kasi nga hindi nila naiintindihan yun na yung sweldo mo, pinapadala mo sa kanila pero ang alam nila, pwera pa din sa sweldo mo pero kapang kinikita dito, sorry, so talagang mahirap yung ganung sitwasyon. So, yun guys, iwasan din yung magpadala ng pera at dapat extend mo sa family mo na ito lang yung sahod mo, ito lang yung trabaho mo kasi mahirap guys yung umasa yung family mo na maganda yung trabaho mo dito, malaki yung sahod mo dito dahil nga sa, syempre, hindi mo nahihiya ka na sabihin sa kanila kung ano yung trabaho mo dito, kung ano yung sweldo mo lang dito. So, hindi dapat ganoon. Dapat iwasan natin yun. Kaya tayo din nakakay po ng pera or savings natin dito sa solid dahil yun na sa mga ganong mga sitwasyon or mga scenario. So, yun guys. Medyo bawas-bawasan natin yung papapadala dapat mag-save din tayo para sa sarili natin for emergency at saka sa pag-uwi natin meron tayong malalang pera. So pangatlo guys is yung bibili ka ng mga gamit mga gamit na hindi mo naman masyado kailangan like for example bibili ka ng mga sapatos mga gamit ng signature basta yung mga gadget na hindi mo naman masyadong kailangan or hindi mo naman masyadong importante na bilhin pa. So, dapat din kung bibili tayo ng mga ganyan, dapat bibili natin yung mga investment, like for example yung mga gold yan kasi pakinabangan natin dyan in the future like for example hindi tayo sa Pilipinas kahit wala tayong pera kung meron tayong invest na ginto at least pwede natin yung sanda just in case at saka malaki yung sandaan sa Pilipinas ng gold lalo na pag yung gold ay kagit from Saudi kasi talagang pure talaga siya na talagang halo talagang pure na pure gold talaga siya. So yun guys dapat iwasan din natin yung bumili ng mga gadget sa dito na hindi naman hindi kailangan. So, iwasan natin yung isa yun kung bakit hindi tayo nakapag-ipot dahil sa hindi tayo nabili ng mga gamit na hindi naman hindi masyado kailangan. So, pangapat guys is that yung nangungutang tayo dito ng pera na sobra pa sa sahod natin. Like for example, umutang ka dito kay ang sweldo mo is 1.5 lang tapos nangutang ka dito ng 2,000 so ibig sabihin na pag dumating na yung sakuran nayaran mo na siya ng 1.5 syempre kulang ka ng 500 so may kulang ka pang 500 tapos wala kang may padala sa Pilipinas utang ka na naman ng panibago so parang nangyayari gano'n na naman gano'n bayad dito padala dito, utang dito, padala dito, utang dito. So hanggang, kasi masasanay ka na yan eh, na
na kukunta ng utang, tapos yun, ibabayad mo din sa inutangan mo, tapos yung pabadala mo sa Pilipinas, sa utahin mo rin. So, hanggang matapos yung kontrata mo, lagi kang may utang kasi nga, nakaugalian mo na yung gano'n, yung nangungutang ka na, na sobra pa sa sahod mo para lang masabi doon sa Pilipinas na malaki yung sinasahod mo, maganda yung trabaho mo. Dapat hindi gano'n. Dapat iwasan natin yung gano'n. Yung magpakatotoo, yung kung ano yung trabaho mo, sabihin mo sa kanila, kung ano yung sweldo mo na pinirma mo sa Pilipinas, sabihin mo sa kanila. Kasi bawal dito yung ano, hindi ka lang porque napag-abroad ka, kikita ka ng malaki. Kung ano lang talaga yung sahod mo, yun lang talaga ang matatanggap mo dito. Sa bawal dito yung mag-part-time job. Especially sa mga company dito, bawal talaga. So, dapat talaga super. Ano ka talaga yung magtipid. Magtipid. At dapat yung family side mo rin sa Pilipinas. Dapat maintindihan na rin nila yung trabaho mo, yung sitwasyon mo. At bakit nandito ka dahil para sa kanila. Dapat tulungan kayo. Hindi yung padala ka ng padala ng pera, gastos naman sila ng gastos. Kasi iniisip nila every month magpapadala ka ng malaki. Dapat i-fix mo rin sa kanila na ito lang ang dapat mong ipadala para at least meron ka rin yung itatabi. Or kung pinapadala mo mo din yung pera mo lahat sa Pilipinas, dapat yung sa family meron din silang tinatabi ko, hindi nila ginagastos at para at least pag-uwi mo, pag-uwi mo kahit wala kang masyadong ipon, at least pag-uwi mo, meron kang nagudat na ng pera or investment na natago na ang pamilya mo. Especially ngayon, pagka, yun, sa panahon ngayon, di ba, itong COVID-19, hindi natin inaasahan. Mamalay natin, mag-decide yung mga kantali natin na pauwiin ka ganyan mga tao. So, kahit na walang ipon, mapipilitan lang pauwiin, makauwi. Tapos okay lang sana makauwi ka na meron kang pera. Pero kung uuwi ka na wala kang pera, o nandun na tayo, yung sasabihin natin na mas importante na dyan yung family natin. Pero believe me talaga, kung walang pera talaga, at gagastos mo doon, talaga mahihirapan kayo. Sabihin ng parents ng family mo, sa loob-loob ng mga kapag mo ay nasa abroad. Kasi nga, wala ka nang pakinabang. Kasi, syempre, yung sweldo mo lang naman na inaasahan. Although, yung hindi naman lahat, yung mga karamihan. Yung iba lang. Kasi, minsan nagtatanong din ako kung ano yung mga experience sila. Kasi, syempre, mag-vlog din ako ng ganito. Pero magtatanong din ako sa mga ibang kasamahan dito o mga kaibigan ko dito sa Saudi na nakaka-experience ng mga ganito. Kung bakit hindi sila nakakapag-ipon na sobrang kalamig na dito. Kasi nga, yung mga habit na nangyari o mga senaryo na nagagawa nila dito. So, kaya hindi sila makaipon dito. So, yun lang guys. Una guys, dapat hindi tayo masyadong padala ng pera na sobra-sobra. Or ano, dapat magtabi rin tayo para sa sarili natin. Para just in case na uwi, at least meron tayo ng pera. Tsaka huwag tayong bilhin ng mga gamit na hindi naman natin kailangan. Kasi ang importante, dito ka naman, wala ka namang pupormahan dito eh. Mahigpit dito. At saka, syempre, di ba? Doon mo na iniporma sa Pilipinas. So, kung may pera ka, may ipon, doon mo may poporma sa Pilipinas. Pero dito, as much as possible, iwasan natin yung gano. Tsaka yung pinakauli guys na sinabi ko, na dapat talaga huwag tayong utang na mas higit pa dun sa sinasahod natin. Dahil magiging problema at araw at hindi mo matatapos bayaran yung utang mo dahil sa ganong klaseng pangyayari or scenario. So, yun lang guys. So, I hope guys na meron kayo meron kayo natutunan so, based on my experience lang to at saka sa mga kayo sama ako dito. So, yun lang. So, sana may natutunan kayo or kung wala man, okay na. Pero salamat pa rin sa pag-view at salamat pa rin sa panunod at saka yun. So, salamat guys and yeah, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel, click the notification bell para like and update sa mga video.
Also, reaction video o mga vlog na gagawin ko soon. So, see you again guys. Salamat at magandang umaga, gabi, hapon. Good day everyone and God bless. Thank you. Sukran. Salamat.